guys, it's SP once again, and today magluluto tayo ng sukiyaki. Ayan, gusto ko po i-share sa inyo kung paano po yung simplest way na gawin to. Pwede nyo rin pong gawin to sa inyong mga bahay. So, let's get started. 1, 2, 3, come on! Yung sukiyaki. Yung sukiyaki po ay isa pong kind ng hot pot dish na famous dito sa Japan. Okay? Ang sukiyaki ay medyo matamis, na maalat, ganon. Ang gagamit po tayo ng beef. Okay? You ready? Ito na po yung ating mga ingredients. Okay, ang ating pong main ingredients of course ay ito pong beef. Okay? Beef na pang sukiyaki. At syempre, pumili po ako ng may sale. 10% off. Ayan, yung ang ginagamit po talaga sa sukiyaki ay yung thinly sliced beef. Okay. And then, syempre, ang ating mga vegetables, okay, ang ating mga gulay na pampakulay ng buhay. Okay, we have the Chinese cabbage, kinds of mushroom, isang mushroom, ano kayang mushroom to? Hindi ko po alam. Basta mushroom, pero basta meron po kayong shiitake, okay na po yung sukiyaki niya. Okay. And then we have carrots, okay. Okay, medyo dinesign ko siya. Kinat ko siya ng floral shape. Ayan. We have the leek, okay, leek. Ayan, in-slice ko na rin siya. And then, ang ating gamit tayo ng mirin, okay. Available po to sa mga Japanese shops, anywhere. Isa to sa mga Japanese ingredients na hindi pwedeng mawala sa isang Japanese dish, okay? So, ito po yung mirin, okay? Gamit tayo ng 1/2 cup. Okay, andito na. Nilagay ko na siya dito. 1/2 cup. And then, 1/2 cup ng cooking wine or sake. Okay, cooking wine. Okay? And then, 1/2 cup din ng, ano, ng soy sauce, toyo. Okay, gamit ako ng Japanese toyo. Okay, so lagi po silang ano, yung measurement ng sake, mirin, at saka soy sauce, pare-pareho po yan, pantay-pantay, okay? Walang lamangan, okay? Then, gagamit din po tayo ng brown sugar, 1/4 cup. And then, sa atin, kung nandiyan kayo sa Pilipinas, you can use beef bouillon or beef cube. Dito naman, wala akong beef cube, so gagamit ako ng dashi. Okay, yung Japanese soup stock. Okay. At syempre po, cooking oil. Okay, konti lang po, cooking oil. Actually, kung gagamitin nyo po yung taba ng baboy, mas tastier po yun. Okay, so, pero kami, wala po kaming taba ng baboy, so ang gagamitin ko ay cooking oil. Okay, vegetable oil. Okay, so, and let's get started. Tawagin ko na yung anak ko, Karen! Okay, una po, lagyan natin ng oil. Slightly cook lang po natin yung beef. Half cook lang po. Pwede mo na after na mag-change na yung color niya. Okay. I-set aside mo muna po siya para hindi siya tumigas. Okay. Then put all the ingredients for soup base. Add the mirin, sake, soy sauce, and the sugar. Okay. Pakuluin lang po. You can add more sugar or soy sauce, depende sa panlasa na gusto nyo po. Okay? Then, ilagay na natin yung mga vegetables natin. Okay? I-arrange lang po natin nicely yung mga vegetables. Actually, pwede po kayong maglagay ng tofu.
Kaya lang today wala po kaming tofu and tinatamad na po akong lumabas. Kaya, ayan, vegetables lang tayo and beef. Okay, then, next thing is the shiitake. Simmer for about 10 minutes. Ilagyan po natin ng konting soup stock para masarap. Okay. Pwede po kayong gumamit ng beef bouillon o beef cube para mas malasa siya. Ayan. Nagagamit po tayo ng egg pagkain natin ng sukiyaki. So, 10 minutes, pwede na po nating ilagay yung ating slightly grilled na ano, beef. Okay. Ayan. Ating ilagay yung konting soups. Ayan, guys. Ready na yung ating sukiyaki. Ayan. That's it na. Bago tumigas yung ating beef. Itadakimasu! So, gagamit po kami ng fresh eggs sa pagkain ng sukiyaki. Ayan. Yan po yung way. Okay. I-ano po natin yung... Okay, let's start with the beef. Titigas po yung beef. Ayan. Then, didip nyo po sa fresh eggs. Okay. Dip into the fresh eggs and eat. Nagre-release po ng water yung mga vegetables, so we can add soy sauce, mushroom. Itigas po yung beef, so kailangan konti-konti lang yung lagay. Make sure po na fresh yung eggs ninyong gagamitin para safe po yung ano dyan nyo. Okay? Kung may organic po kayong mabibili, mas maganda yung organic. So, tama-tama po to sa Christmas. Yan, yung mga season na ganyan. Christmas, New Year sa atin. Kasi, hot pot po, nasa ano kayo ng ano, mainit. Ayan po yung simplest way na paggawa ng sukiyaki sa inyong bahay. And you can add tofu and shirataki. Andyan po sa picture, ayan, ilalagay ko dyan. Available din po yun sa mga Japanese stores na pwede nyong matakbuhan, malapit lang sa inyo. Mas masarap po yun, good for your health, good for your diet. Kung gusto nyo po ng less calorie diet, I advise po na eat more tofu, tsaka yung shirataki. Ayan. Today, hindi po ako nakabili kasi nalimutan ko. Ayan. So, ubusin muna po namin to kasi ditigas na yung beef. And, feeling ko weekend today. Do you have school tomorrow? Ako, feeling ko weekend today kasi off ko tomorrow. Ayan. So, feeling ko po weekend today kasi today was a tough day for me. Nagkaroon po kami ng observation class today and in-evaluate nila ako. So, medyo tough day and really tiring day for me. So, ayan, naisipan ko mag-sukiyaki kahit dalawa lang kami ng aking daragita na may topak. Ayan. Wala siya sa mood today, pero nandito pa rin siya. Ayan. Say bye. Bye to my vlog. Ano? Hindi tayo kita. Ayan. So, ayan. Anong masasabi mo sa sukiyaki natin? Masarap!
Oh, masarap daw. Ayan, nasa mood na siya kasi nakakain na siya ng masarap na sukiyaki. Ayan. So, we will continue eating and for me, weekend talaga ngayon. Ano bang araw? What day is it today? Wednesday. It's Wednesday still. Okay. So, Wednesday pa lang pala. Kala ko Friday na. Ang bilis po ng araw. Ayan. So, let's enjoy our meal with our family. Kahit mabuti't may isa pa akong daughter dito na nakakasama sa pagkain. Otherwise, alone na lang ako, magsusukiyaki ako mag-isa. Oo, oh no. Ayan lang po, and stay safe everyone. Stay healthy. Sayonara, dyan ako te. Bye-bye for now. See you again on my next vlog. Bye-bye. Guys, please don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye.